Magandang araw po, Guards TV. Ngayon po, magkakaroon tayo ng online tutorial to be presented by Guards TV. Ang topic po natin ngayon ay residential building. Residential building. Ito po yung mga tinitirahan ng mga may kaya sa buhay, hindi kayo yung mga nagbo-board o nagdo-dorm. Ito po yung mga tinitirahan nila. Lalo na sa mga university built. Ito po yung mga tinitirahan ng iba nating mga estudyante. Lobby guard, entrance and exit. Process visitors prior to entry. Log in at the logbook, their information like name of the person, address, person to visit, contact number. Calls person to be visited and confirm visit. Issue gate pass or visitor's pass. Paggalang at pagbati. Tamang proseso sa pakikipag-usap sa bisita at tamang pagsusulat sa logbook ng lahat ng impormasyon tulad ng pangalan, address, taong bibisitahin at contact number. Tawagan ang taong bibisitahin ng bisita at hintayin ang go signal o kumpirmasyon ng taong bibisitahin. Bigyan ng visitor's pass ang bisita at hingin ang ID niya na valid tulad ng driver's license, SSS at iba pa yung may picture, signature o pirma, address at buong pangalan sa kanyang ID para maisulat natin sa logbook. Roving guard perimeter. Ito po yung sa malalaking residential building po, mayroon po sila dyan roving guard o di kaya parking guard. Conduct roving duties, motorized or by foot. Observe security and safety hazards. Perform note-taking procedures, logbook entry. Report findings to your DC, OIC, SIC, at head guard. Mag-ikot gamit ang motorsiklo at ang ating sariling paa ng laging alerto o alisto. Maging mapagmasid at may malasakit sa ating paligid, lalo na sa mga sasakyan na nakaparada sa inyong responsibilidad at ilagay sa logbook kung anuman ang inyong nakita at ipagbigay alam agad sa ating mga opisyalis. Roving guard building, ito po yung sa loob ng building, mayroon po rin nagro-roving dyan. Yung mga nag-iikot po na mga gwardya na civilian o di kaya nakabarong o di kaya naka-uniform. Conduct roving duties by foot inside the building. Observe security and safety hazards. Coordinate findings with your duty officer, DC, OIC, SIC at head guard. Prepare reports of findings. Mag-ikot gamit ang ating sariling paa ng laging alerto o alisto.
maging mapagmasid at may malasakit sa ating paligid, lalo na sa mga lugar na may bawal manigarilyo, bawal magkalat ng basura, mga tubig na tumulo o umapaw sa banyo at mga bukas na pintuan ng isang opisina o tirahan, at ipagbigay alam agad sa ating opisyales. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button.